Hi, kumusta? For today's video, share ko sa inyo kung paano ko inayos yung Meroka hydraulic brake ko na nagli-leak. Pinalitan ko yung o-ring niya. And before tayo mag-start, no, just to let you know, hobbyist lang ako sa pag-ayos ng bike. Hindi ako eksperto o mekaniko. Kung meron dyan nanonood na eksperto, share nyo lang sa baba sa comment section kung ano yung mali na ginawa ko. At share nyo rin yung tamang paraan para makatulong na rin sa ibang viewers. Bago ako nagsimula, yung lever, pinosisyon ko muna siya horizontally para naka-ready na mamaya right after na magpalit. Bleed na lang rekta. Once natanggal na yung caliper, ang una kong ginawa is lininis ko muna yung loob para kapag natanggal na natin yung piston, in case meron man dumi, hindi siya papasok sa loob. Once nalinis mo na yung loob ng caliper, pwede na natin tanggalin yung isang side ng piston. Ang ginawa ko is syempre binomba ko lang yung lever and make sure na yung caliper mas mababa siya compared sa lever kapag ginawa mo to. And in my case, yung isa lang yung natanggal na caliper, so hindi ko na kailangang harangan yung isang caliper. So kapag ginawa nyo to tapos sabay siyang lumalabas, pwede nyo namang harangan yung isang side ng screwdriver. Since meron ka lang naman to, pwede naman yung screwdriver. Pero kapag naka-high-end ka, okay lang naman tong itulak or harangan ng screwdriver kasi aluminum yung piston. Pero kung naka-high-end ka na ceramic yung piston, meron talagang pangharang or pantulak nung piston para hindi mabasag yung ceramic. Make sure din na meron kang tray na nakaabang sa baba para hindi kumalat yung oil kapag natanggal yung caliper. Nung natanggal ko na yung piston, ginamitan ko na lang ng tsane yung rubber na o-ring para matanggal. Medyo mahirap siya pero kung may tsane ka naman, makakuha mo rin yun. Siguro kung wala kang tool, medyo mahirap sungkitin. Yung size nga pala ng o-ring neto, yung outer diameter niya is 25.5mm. Kasi binili ko yung 25.5 tsaka yung 26mm. At as you can see naman, dun sa 26mm, masyado yung malaki. Dun naman sa 25.5mm na outer diameter, saktong-sakto yung sukat nung o-ring. So, same process din naman sa pagbabalik ng bagong o-ring. Chani lang din. And make sure na nakasit siya properly dun sa indentation na para dun talaga sa o-ring bago nyo ilagay yung piston. Piston naman, make sure na malinis yung sidewall bago ipasok. Then, pinantula ko na lang yung screwdriver para pumasok yung piston. Medyo matigas siya kasi bago yung rubber. So, talagang masikip. Pero, matutulak mo rin naman yun. Dahan-dahan lang. Of course, sa kabilang side, same process, bombahin mo lang yung lever hanggang lumabas yung piston. This time, hinarangan ko na yung kabilang side para hindi sumabay. In case ayaw na mag-pump nung lever, no, pag ayaw lumabas nung piston, possible na kulang na yung mineral oil dun sa reserva mo. So, kailangan mo na maglagay ng funnel at parang i-bleed para matulak mo yung kabilang piston. In my case, meron pang enough na natirang oil kasi onti lang naman yung natapon. And dahil madumi yung sidewall ng kabilang piston, lininis ko na rin para pagkalagay ng rubber, diretso pasok na lang. And then same thing, sundutin nyo lang at tanggalin yung rubber. And then, napansin ko medyo madumi yung loob ng caliper niya, so lininis ko na rin bago ilagyan ng bagong rubber tsaka ibalik yung piston. And then, ayun, same process lang, no?
make sure na tama yung pagkakasit ng rubber. And then sa pagtulak naman ng caliper, make sure na yung pagtulak ay pantay yung caliper, hindi nakatabingo. Kapag kasi tabingo, baka mawala sa pagkaka-align yung rubber, baka ma-damage lang pag pwenersa. Once na nabalik na yung mga piston, pwede nating i-bleed. Ang ginamit kong bleed block is yung long nose ko, sakto kasi. Pero again, kung naka-ceramic ka, meron talagang bleed block para dyan, para hindi mabasag. And then, binomba ko lang ng binomba hanggang mawala ng hangin. And then, syempre, inulit ko lang yung proseso dun sa rear brakes ko. And then, bago ako nag-reassemble, dininis ko muna para ma-decontaminate. Brinash ko ng dishwashing soap. And sinama ko na rin yung caliper sa dulo. So, minake sure ko na last yon kasi malamang yun yung may pinakamaraming oil. So, para hindi madama yung pads tsaka yung rotor. Pagkatapos kong banlawan, dininis ko naman ng alcohol para talagang walang matirang oil. So far, okay pa naman siya, no? Almost 2 months ko na siyang nagagamit. At nakaraming long ride na rin to. Tinakbo ko using the new O-ring mga 300 kilometers na within 2 months. And so far, nag-hold up pa rin naman siya. Of course, your mileage may vary, no? Depende sa quality ng O-ring na makukuha nyo. Yung sa akin, lagay ko na lang yung link sa baba. Para kung gusto nyong bumili, sa Lazada ko siya nabili. And kung nakatulong sa inyo to, at nagustuhan nyo, consider subscribing and hit like na rin.